So, today, may nanganak na naman tayo na isda. So, lahat. So, ito yung nakaraan. Itong tub na to. Itong aquarium na to. Ito yung nakaraan, yung balloon molly. Nanganak. Ito siya. Ngayon, may sinetap tayo kahapon. Sabay nung pag-ayos ko nitong... And, mga, mamaya, sabihin ko ano yung mga inayos ko. And, ito na siya, yung bago. So, ito ay balloon platy. Balloon platy. Ito na yung balloon platy natin. Hindi ko alam kung balloon ba talaga to. Pero ayun, medyo putok pa yung tiyan niya eh. Pero ayun, nakikita nyo sa ilalim, may mga fry na. Yung ilalim na yan, ayun. Diba? Ayan. So, sobrang dami na namang inanak. So, ito rin, palagay ko ito rin yung nanganak dati. Nung nakita nyo yung video ko, link ko na lang ulit dyan sa taas, sa upper right dito. Isa dyan. Ang dami niyang naanak ko. Overnight lang yan. Palagay ko maglalabas pa siya mamaya. Drop pa yan mamaya. So, hindi ko muna siya kukuhanin. Ayan muna natin. Nanugulugan ko na lang ng konti pagkain kasi di ko alam kung kaya na nilang kumain. Pero kapag naman mga ganyan, masipag ako mag-water change. Pero ano lang, parang 10%, kahit fry sila. Ayan, ganun ako mag-change. Ginagamitan ko na lang nito. Ito, ng pipette. Turkey baster. Para pang kuha nung leftover food din pang labas. Kahit dito, yun yung ginagamit ko. Ngayon, nalinis ko na ito kanina. Ayan, ito yung mga fries natin from the last video. Ayan. So, napaka okay nitong plati ko na ito. Ang anak na naman. Ayan, ang problema, sana naman natin lalagay itong mga ito. O, bali ang pinlano ko, babakita ko na yung bagong setup. Hindi naman siya bago, nadagdagan lang. Kung nakita nyo, medyo malalaki na itong mga ano natin dito, isda sa grow tank. Lilipat ko siya dun. Ayun. Maya, punta tayo dyan mamaya. Ayan, medyo malalaki na siya. Ayan, size reference yung daliri ko. Ayan. So, panlipat na talaga to. Ito yung mga anak nung swordtail. Tsaka niya, anak din niya to eh. Yung iba dito. Ayan, yung mga plati na to. Oh, wait, focus ko lang. Ayan, anak yan. Kaya ang lakas ng mga anak nitong pangalawang anak niya na sa dito sa akin. Binili ko lang to sa pet shop dati ng 20 pesos, ganun 22 at 25. Ayun. Mas na anak na siya. Kasi ito may mga molly pa tayo dito. Dalawang batch ng molly nandito eh. Ayun. And pero tayo mga chops and HB blue diyan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, pero mamaya i-sort out ko 'yan mamaya hapon. Pag may time. Ayun guys, so check up na rin natin yung iba natin tank. Makita nyo dito, ito yung balloon mollies natin. Mamaya try natin may pipikapin ako na Yamabuki eh. Gawa na lang din tayo ng comparison sa kanila, sa kulay, kung ano mas trip nyo. And ito yung aking medyo gumigreen na tank dito, na tub ng swordtail at saka platy. Pag-iwalayin ko na rin yan pagka okay na. And then ito, doon sa last video ko, yung about sa isda, yung mga isda ko dito sa tub na to sa ilalim, yung namamatay. Ngayon, mukhang wala, simula na nilipat ko sila dyan, wala nang namatay. Daily water change lang. Actually, dalawang beses ko sila binawasan ng 10% sa isang araw. Para sure na, ano, na walang mamatay. Kasi hindi pa cycle itong tub na to eh. Pero, ayan, kung nakita nyo naman, mukhang masigla na sila. Hindi ko na ganong pinapakain. So kasi aminado ako, malakas ako magpakain na isda. Kaya gusto ko talaga itong mga balloon molly. Talagang sobrang, ayan, kung nakita nyo yung tank nila, puro dumi. Kasi malakas ako magpakain ng isda. Ayan. Ito yung male na mga balloon molly natin. Ayan yung pinakamatanda sa likod. Ayan, nasa likod eh. Ayan. Ito mga ito, nasa harap, mga juby yan, anak na nila yan. Isa lang talaga yung male ko pala dati. Hindi ko alam kung may namatay na isa, pero natatanda ko wala naman namatay. Ayan, ito yung tatay nila. Ayan. Tatay din nila yan. Kaya kukuha ng ano, ng ibang batch para hindi na sila mag-inbreed. Para goods yung quality ng nabibreed natin na molly. Ayan, okay. Ito naman ngayon, yung bago nating ano, tub. Makita nyo. Naupo lang ako. Ayan. So, ang filter nito is... gravel, na lava rock pala to. Lava rock, tapos yung wow, social, Starbucks na baso, plastic, binutasan lang. Sa ilalim, marami rin butas yan. So, tinatry kong
ano lang, magpasingaw lang ng tubig dito habang hindi ko pa nililipat yung isda. Well, kung, eh, pero tingin ko hindi ko na maisa-cycle tong tub na to eh. Rekta ko na ilalagay dyan. Pero tinry ko to nilagyan din ng ano, nitrifying bacteria na bili ko sa Shopee dati. Ayan. Kung interesado kayo kung paano ko ginawa tong filter na to, comment lang kayo sa baba. And ayun na rin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like and mag-subscribe. Dito na rin naman kayo sa video natin. Okay. Ay wait, pakita ko yung nitrifying bacteria. Ito, may taguan ako dito eh. Ayan. Ito nabili ko sa Shopee. Parang less 200 pesos. Hindi ko alam kung effective. Inchik eh. Pero meron, pag in-scan mo ito, mapupunta ka sa website ng documentation itong ano, product nila. Ano yan. Hindi ko matandaan kung saan ko binili ito. Sa Beta Manila or sa... Basta sa Shopee. Ayan, makita niya yung dilaw yung nalagyan. Hindi ko pinapromote. Sabi ko lang kung na yun yung ginamit ko. Ayan, balik tayo dito. So yun guys, so ito muna yung update natin doon sa isda natin na to. And hopefully mabuhay sila lahat. Yun pala, update ko rin dito sa balloon molly tub natin. May isa na namatay kahapon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung gininaw lang. Pero ayan, may isang bumigay. Pero hopefully last na yun. And mabuhay natin sila lahat. Uy, marble tong isang to. Oh. Uy, marble sila. Tatay nila, ay, oh, may slightly marbled pala yung nanay nito. Ayan, hopefully mabuhay sila lahat. And update na lang tayo lagi. Ayan, kung nalilibang kayo dito sa ano na to, don't forget to like and subscribe. Follow nyo yung channel natin para lagi kayo may sinusubaybayan. And lagi tayo may update dito, lalo na pag may nanganganak. So, ayan guys. So, ito yung bago nating setup. Don't forget to like and subscribe. Ayan, ulit ko na naman. Sige, bye guys. Salamat.